matapos ang Stage 1 ng LBC Ronda Pilipinas 2018 kahapon. Muling iniuwi ni Philippine Navy Standard Insurance Superstar John Paul Morales ang red jersey na sumisimbolo ng overall individual leadership. Sa kabuuan ng Criterium Stage 1, angat na angat pa rin ang team strategy ng Navy. Pero ngayong uusad na ang point-to-point races. Kaya pa rin kaya ng Navy men na ipagtanggol ang kanilang teritoryo? The 2018 LBC Ronda Pilipinas is brought to you by LBC. We like to move it. And powered by the MVP Sports Foundation, together with Petron, CCN, Versa.ph, Maynilad, NLEX, SETEX, TPLEX, SLEX, Boycanin, 3Q Sports Event and Management, Franja Wine, Bike Extreme, Gersioti, SH Plus, Standard Insurance, Green Planet, ProLife, Black Mamba, Tagaytay International Convention, Lightwater, LBC Foundation, and Phil Cycling. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila World! Ito na po ang pinakahihintay natin ng isang taon, ang point-to-point race. Ako po si Snow Padua. Pakakaronda, exciting road race na po tayo ngayon. Ang ating ruta, may distansyang 155 kilometers, 2.7 ang neutral zone. Mula dito sa Vegan City hanggang sa Pagudbud. Ako po si DJ Bobby Odulio. At narito na ang aksyon ng Stage Number 2 2018 LBC Ronda Pilipinas. Emphatic. Ganito maipapaliwanag sa isang salita ang pagtanggap ng mga Ilocano sa pagrolyo ng first point-to-point race ng LBC Ronda Pilipinas 2018. Matapos pakawalan ang 96 riders sa harap ng Ilocos Sur Provincial Capital, mainit na sinalubong ng Ilocandia ang race column. Pagsigida ng 0-kilometer mark, agad tumaas ang temperatura. Nagkarambola sa harapan ng mga kapitan ng 12 teams. Lahat tinatakasan ng matinding depensahan, lalo't dikit-dikit pa ang oras sa general classifications. Hindi pa man lumalalim ang karera. Ramdam na agad ni John Paul Morales ang bigat ng red jersey na kanyang suot. Halos lahat sa kanya nakatutok at nakabuntot. Sa harapan, pumupuga na sina Archie Cardaña at Juan Carlos Barrios. Sinamantala ng dalawa ang maluwag na lansangan sa Santo Domingo para ialsa ang mga sarili mula sa nagkakagulong peloton. Sa gitnang bahagi ng race column, tila nakagapos na ang red jersey. Lahat ng domestic ng mga teams nakapalibot kay John Paul Morales. Pero dahil sa alam nilang namimiligro ang kapitang si Morales, pinabilis ng Philippine Navy Standard Team ang speed ng peloton. Naging resulta nito, nahatak nila ang harap at agad na nakain ang liderato ni Cardaña at Barrios. Pero panandalian lamang ang reunion na ito bago pumasok sa sinait. Binuo ni na Iris Valenzuela, Jerry Aquino Jr., Rudy Roque, Michael Ochoa, Sherwin Carrera at Jeffson Soto ang third breakaway ng Stage Number 2. LBC, lahat ng padala mahalaga dahil alam namin na ang bawat padala may lamang ligaya. Kaya sa LBC, panatag ka. Darating ang pag-ibig mo. Lagi ka sa ulo. Scratch it.
sa bawat scratch, maaaring manalo up to 1 million pesos. The 2018 LBC Ronda Pilipinas is brought to you by LBC. We like to move it. And powered by the MVP Sports Foundation, together with Petron, CCN, Versa.ph, Maynilad, NLEX, SETEX, TPLEX, SLEX, Boycanin, 3Q Sports Event and Management, Franja Wine, Bike Extreme, Gersioti, SH Plus, Standard Insurance, Green Planet, ProLife, Black Mamba, Tagaytay International Convention, Lightwater, LBC Foundation, and Phil Cycling. Sa pagtaka sa harap ng anim na siklista, naging tensyonado ang peloton. Ramdam na rin ang giriyan sa harap, lalo't iniipit ng ibang teams ang Philippine Navy Riders. Ang red jersey na si Morales, itsurang pagod sa kakadepensa sa sarili. Sa boundary ng Corrimao, siyam na siklista na pinamumunuan ni Stage 1 winner Ronald Oranza ang rumiremate para habulin ang anim sa breakaway. Bit-bit ni Oranza sina Reynaldo Navarro, George O'Connor, Archie Cardaña, Johnny Bautista, Ronnie Lanquita, Jay Lampawog, Joshua Marie Bonifacio at Marlon Bartolome. Dito ngayon nabuo ang powerful 15-man first group. 40 kilometro ang nalalabi sa karera. Sa likod ay tila nagtaas na ng puting bandila si John Paul Morales at inaming one night stand na lamang ang pagsasama nila ng red jersey. Sa sobrang lalim ng red jersey group sa karera, sumipa pa sa halos 5 minuto ang agwat nila at ng breakaway group. Pero habang papalapit ang finish line, lalo namang umigting ang pananalasa ni Oranza. Una nitong binulabog ang 15-man lead back bago nito binasag ang 5-man splinter group sa spearhead. Pagdating sa Burgos, ito na ang naganap. Tumapos lamang na pang-27 si Morales at mula sa dating best time man, may utang siya ngayong 6 minuto at 9 segundo sa bagong red jersey na si Oranza. Sa maagang pagkakabalansa ng overall individual classifications at pagkakaroon ng malalayong agwat na ng mga marquee riders, pihadong magiging kapanapanabik ang 227-kilometer Stage 3 bukas na magdudugtong sa pagudpod at Tugigaraw City. Muli ay bibigyan namin kayo ng comprehensive live stream at social media coverage sa tulong ng LBC. We like to move it. MVP Sports Foundation, Petron, CCN, Versa.ph, Maynila, NLEX, SETEX, TPLEX, SLEX, Boycani, 3Q Sports Events and Management, Franja Wine, Bike Extreme, Gersioti, SH Plus, Standard Insurance, Green Planet, ProLine, Black Mamba, Tagaytay International Convention, Lightwork, LBC Foundation, and Phil Cycling.